It's Nern TV. Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego. Ngayon po ay continuation ng ating bangka project at inuumpisa natin yung frame. Ngayon naman gumagawa ako ng mga blocks, wooden blocks para ididikit ko yung propeller shaft doon sa frame. Tara, samahan niyo ako. Ayan, umpisahan na natin ngayong pagdikit-dikitin ng mga pyesa. Gumagamit ako ng Gorilla Glue. Isang klase ng polyurethane glue. Matibay na klase. Patuyuin na lang natin ito, itong dalawang to. Yan, natutuyo na siya. Linisin naman natin ngayon itong mga blocks na to. Alisin natin yung mga excess glue. Yan. Idikit na natin ngayon itong mga blocks na to sa wooden frame. Lagyan natin ng mga clamps para hindi siya gumagalaw saka matuyo ng matibay ang glue. Importante yung palagi kayong naglalagay ng clamps pag nag-glue. Okay.
Ayan, mukhang ano na, yung tuyo na siya. Ito. Ready for the next step. Okay. Mag-mix tayo ng epoxy. Ito ang original JB Weld. Cold Weld. Original Cold Weld. Ito ang nagpasikat sa epoxy. Okay. Bubuksan pa pala natin ito. Walang walang butas. Oh. So, kailangan lagyan ng butas. Subukan natin itong aking lumang utility knife. Yung ginagamit ko nung araw nung nasa Navy ako. Utility. Okay, may mix tayo. Marami lang ito. Okay, simple lang to, equal amounts lang. Kung gaano karami yung tantsahan lang yan. Itong JB Weld, reinforced with metal reinforced. May bakal to na halo eh. Most likely iron or steel. Ayos. Dikit na natin. So, ang kailangan kong lagyan dito, itong nasa gitna. Please like and subscribe. Tapos dito sa panabi. Okay, subukan natin. Ayun. Tagyan natin ang huwag masyadong maliin, hindi naman kailangan madiin. Ang purpose lang para hindi bumagsak, magstay lang siya sa sa akin nilalagyan niya. Yep. Hopefully, mag-hold naman itong pandikit na to. Matibay naman itong epoxy. Ngayon. So, oras na para baliktarin naman natin ngayon ang ating ginagawang frame. At ngayon naman ipapatong na natin itong vertical shaft.
Please like and subscribe. So basically mga katropa, no, ang ginawa ko, no, itinama ko ng mabuti itong dalawang bevel gears na to at siniguro ko na diretso. Ayan, diretso siya. Mukhang diretso naman. Ayan, mukhang diretso naman. So eto na po yung kalahatan niyang vertical shafts. At dinikit ko na rin siya. See? Patutuyin ko na lang siya. Pagka natuyo na siya, tatanggalin ko na uli yung mga shafts. Lilinisin ko. Aayusin ko pa yung propeller shaft saka yung vertical shaft. Tatanggalin ko. Bago ko siya baliktarin uli, i-reinforce ko yung mga holding blocks ng ano, mga screws para ano, added strength. Kasi kung hindi ko gagawin yun, baka ako matuklap eh, ang pagkakadikit. Alam niyo na, ibig sabihin. Kain muna tayo mga katropa. Ito, plain yogurt. Tapos hinaluan ko lang ng honey. Sarap. Maganda sa katawan tong yogurt mga katropa. Ano ito eh? Probiotic. Okay. So, sa susunod pong video, pagpapatuloy natin ang paggawa ng frame ng bangka. Abangan ang susunod na kabanata, mga katropa. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!